And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dinala ng kabit ng asawa ko ang anak nila ng mister ko sa bahay. Hi DJ Rocky. Kailangan ko lang ng moral at legal advice. Kaya eto ako, nagbabahagi ng sarili kong kwento. Itago mo ko sa pangalang Joanne. 42 years old. At ito, ang aking secret file. Ako ay isang housewife. Sumasideline minsan na mag-online selling. At libangan ko ang tumambay sa mga social media app na uso ngayon. May asawa ako na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya dito sa Mindanao. Masasabi kong maayos naman ang pamilya na meron kami. Simple lang. Hindi kami marangya. Pero natutugunan naman namin ang mga pangangailangan namin nang hindi kami namomroblema. By the way, medyo maaga-aga kaming ikinasal. 22 years old ako at siya naman ay 24 years old. Isang taon makalipas kaming maikasal, inaisipan naming makipagsapalaran sa Maynila. Maayos naman ang lahat, pero tumagal ng 8 taon ang pagsasama namin na hindi kami nabibiyayaan ng anak. That time, sobrang lungkot na lungkot ako. Pero, mas malungkot ang asawa ko dahil pangarap niya na magkaroon kami ng sarili naming anak. Ako ang may problema. Aminado ako sa aming dalawa. Ako ang may problema. May PCOS ako. At pinalalapa ng retroverted uterus ang case ko. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa na mabubuntis pa ako. Kaya't nag-usap na lang kami ng asawa ko na mag-ampon na lang. Pero, nang i-bring up ko yun, ay nag-away kami. At sa tuwing ipinapasok ko ang pag-aampon sa usapan namin, ay nag-aaway kami. Dahil ayaw ng mister ko ang mag-ampon. Ang gusto niya ay anak na galing sa dugot laman niya. Sa side ko,
nakakaiyak. Sino ba namang babae ang gugustuhing hindi makapagbigay sa kanyang asawa? Yung bang pakiramdam na hindi mo maibigay sa asawa mo yung pangarap niya? At dahil doon, nagsimula ng late umuwi ang asawa ko. Hindi niya madalas ginagawa yun. Sinubukan kong huwag pansinin ang bagay na yun. Dahil makaka ko, marami lang siyang tinatapos na trabaho. Until one night. Ito ang isang pangyayari at pagkakataon na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. May kumatok na babae sa bahay namin. Pagbukas ko, bumungad ang isang magandang babae. Maputi. Mukhang bata pa. May dala-dala siyang sanggol na babae. Natansya ko. Nasa isang buwan pa lang. Naguguluhan ako. Tinanong ko kung sino siya. Hindi siya umimik. At nang makita ng mister ko, ang babaeng kumatok, ay dali-dali siyang naglakad papunta sa pinto. Nag-usap sila ng bulungan. Naguguluhan ako. Para bang nakalutang ang utak ko. Hindi ko maunawaan ang mga nangyayari. Hanggang sa ilang segundo pa ang lumipas, sumigaw ang babae at sinabing, "Kunin mo na tong anak mo, kundi ihahagis ko sa iyo to. Wala na akong pakialam sa batang yan, sa inyo na yan, sagabal lang yan sa buhay ko." Iniwan nga ng babae ang sanggol na dalaldala niya sa amin. Iyak ako ng iyak. Doon ko na naunawaan ang lahat. Niloko ako ng asawa ko. Niloko niya ako. Yun ang maliwanag na eksplenasyon sa lahat. Hindi ko matanggap na nagbunga pa ang pagtataksil niya. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya akong lokohin. Sabi ko sa kanya, "Paalisin mo yung bata na yan dito. Kundi baka ako pa makapatay dyan." Pero nakiusap siya sa akin na huwag ko raw idamay ang bata. Kawawa naman. At kung gusto ko raw, siya na lang ang saktan ko. Maya-maya pa ay nagsalita ang asawa ko. Sabi niya, "Hindi ko alam." At ang sabi ko sa kanya, "Sigurado ka ba na anak mo yan? Kilala mo ba yung babaeng yun? Sigurado ka bang anak mo yan?" At ang tanging sagot na lang niya sa mga tanong ko ay pag-iyak niya.
Tinapos namin ang gabing yun na punong-puno ng emosyon. Kinabukasan, nagkwento siya sa akin. Nakikiusap siya sa akin na makinig ako. Sa eksplanasyon niya, pinilit ko na lang kumalma. Ang sabi niya, nakilala niya raw yung babae sa isang bar. In short, pok-pok yung babae. At mas lalo akong nagalit. Sabi ko, ang tanga-tanga mo. So paano ka talaga makakasigurong anak mo yan? Eh malamang, hindi lang ikaw yung lalaking gumagamit dyan. At ang sabi sa akin ng mister ko ay, siguradong sigurado raw siya. Dahil sinadya niyang mabuo yung bata. Tsaka hindi naman daw siya hahabulin ng babae kung hindi sa kanya. Ipinagmalaki pa nga ng mister ko na kamukha niya yung bata. Nagmakaawa siya sa akin na nagawa lang daw niya yung pagtataksil na iyon dahil sa pagiging desperado niya. Pero ako daw talaga ang mahal niya. Gusto niya lang talaga ng anak. Kaya inamin na niya sa akin ang lahat. Inamin din niya na sinusuportahan niya yung babae habang nagbubuntis ito. Nag-aabot rin siya rito ng pera. Kaya pala halos magpakamatay na siya kaka-overtime. Ayun pala ang dahilan. Ang naramdaman ko, galit. Pero sinusubukan kong pigilan. Nung una, ang pinagbalingan ko ng inis ko ay ang bata. Dahil sa tuwing naiisip ko na bunga lang siya ng pagtataksil ng mister ko, eh para bang nawawalan ako ng amor. Tanging asawa ko lang ang nag-aalaga sa bata. Nag-leave siya ng 2 linggo para lang maalagaan ang bata. Siguro'y nag-aalala rin siya sa akin dahil baka kung anong gawin ko. Alam niyo yung galit ko. Natutunaw. Nakikita ko ang asawa kong nahihirapan siya. Kaya nararamdaman ko rin naaawa ko sa kanya. Nahihirapan siya kahit hindi niya sabihin sa akin. Umiiyak akong mag-isa nang hindi niya alam. Napag-isip-isip ko na may pagkukulang din ako. Gusto lang naman ng asawa kong maging ama pero hindi niya magawa yun dahil baog ako. Kaya nung mag-usap kami, sinabi ko sa kanya na bumalik na siya sa trabaho niya at ako nang bahala sa bata. Kahit medyo alanganin siya, pumayag na rin siya. Inalagaan ko ang bata. Tinanggap ko na lang. Tutal, itong bata na to ay wala namang kasalanan. Tatanggapin ko na lang at iisipin kong anak namin ito. Mula Manila, bumalik na kami ng probinsya noong taong 2011 para makapagbagong buhay at makapagsimula na rin. Pinalabas namin at pinaniwala namin ang lahat ng tao sa lugar namin na nagbuntis ako at nagkaanak kami. Inayos namin ang lahat, kahit sa birth certificate ng bata ako ang nakalagay na ina. Nawala na rin lahat ng pagdududa ko sa mister ko. Dahil pinakita naman niya na nagbago siya. Sa totoo lang, hindi ko na naiisip na ang anak namin ay anak ng ibang babae.
Dahil ang bata ay kamukhang kamukha rin naman ang asawa ko. Basta, sa puso ko, ay anak ko siya. Ngayon, 12 years na ang lumipas. Dalaga na ang anak namin. Wala siyang alam sa pagkatao niya. Hindi ko alam kung kailan kami magtatapat o dapat pa ba naming sabihin sa kanya ang katotohanan. Natatakot din ako sa posibilidad na bumalik ang totoo niyang ina. Gusto kong mapakinggan ang advice ninyo. Ano bang dapat namin gawin? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Ako si Joanne. At ito ang aking secret file.